Magandang araw mga bata! Ako si Ginang Arlene E. Pinili, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan sa araw na ito. Bago ako magsimula sa aralin, siguraduhin na hawak ninyo ang inyong mga learning packet. Tayo ngayon ay nasa 7th linggo ng ating aralin. At sa pagtatapos nito, inaasahan na nasusuri ang komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang tao sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. At nasusuri ang kaugnayan ng yamang tao sa mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang katangiang pisikal ng Asya. Kabilang narito ang paghahati-hati ng mga rehiyon, vegetation, klima, mga anyong lupa at anyong tubig, at ang mga likas na yaman. Ngayong araw, atin namang tatalakayin ang isang mahalagang elemento na nakakaapekto sa kaunlaran ng isang bansa. Bago tayo magsimula, inyo munang suriin ang mga larawan na aking ipapakita. Una, ano ang napapansin ninyo sa larawan? Tama! Ito ay nagpapakita ng patuloy na pagdami ng tao na naninirahan sa isang bansa. Ikalawa, ano na naman ang nais ipakahulugan ng larawan? Tama! Nangangahulugan itong iba't ibang angking kakayahan at talento ng mga tao na nagiging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng isang bansa. Mula sa mga larawan na ating sinuri, atin ngayon tatalakayin ang yamang tao ng Asya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng yamang tao? Ang yamang tao ay tumutukoy sa bilang ng populasyon ng isang bansa na may kakayahang paunlarin ang sarili, pamilya at buong bansa. Sa makatuwid, ang yamang tao ay hindi lamang tumutukoy sa bilang ng tao na naninirahan sa isang lugar, kundi ito ay bilang din ng mga tao na may angking talino, kakayahan, kasanayan, abilidad, lakas na makatulong sa pag-unlad ng bansang kanyang kinabibilangan. Alam niyo na ba, ayon sa nakalap ng datos ng United States Census Bureau, noong 2008 ay tinatayang mahigit sa 7 bilyon ang kabuuang bilang ng populasyon sa daigdig. Ayon dito, 60 bahagdan ang populasyon ay nanggagaling sa Asya. Patunay na dito ang dalawang bansang may pinakamalaking populasyon. Ito ay ang bansang China at India na matatagpuan sa kontinente ng Asya. Kaya, mahalagang mapag-aralan at masuri natin ang katangian ng populasyon ng mga bansa sa Asya. Sa pag-aaral na ating gagawin, kinakailangan mabigyang kahulugan natin ang pangunahing salita na karaniwang ginagamit sa pagtataya ng komposisyon ng populasyon sa pag-unlad ng kabuhayan ng isang lugar. Una ay ang populasyon. Ano nga ba ang tinatawag nating populasyon? Ito ay tumutukoy sa dami ng tao sa isang lugar o bansa. Ikalawa ay ang population growth rate.
Ito ang bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa bawat taon. Tinatawag na batang populasyon ang may edad na 4 na taong gulang pababa. At matandang populasyon naman ang may edad 60 taong gulang pataas. Ikatlo, ay ang inaasahang haba ng buhay ng tao o life expectancy. Pang-apat ay ang GDP. Ano na nga ba ang kahulugan ng GDP? Ito ay Gross Domestic Product, ang kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. Importante malaman ang GDP per capita dahil ito ay tumutukoy sa kita ng bawat individual sa loob ng isang taon sa bansang kanyang panahanan. Nakukuha ito sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kabuuang GDP ng bansa. Sa dami ng mamamayang naninirahan dito, kapag mataas ang GDP, masasabi nating maunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Kung mababa naman ang GDP, ay nagpapayag ito na ang isang bansa ay may malaking hamon sa kanyang pag-unlad. Kaugnay nito, mayroon din tayong tinatawag na unemployment rate na tumutukoy sa bagda ng populasyong walang hanap buhay o pinagkakitaan. Sa kasalukuyang panahon, isa sa hindi magandang naidulot ay ang pandemyang COVID-19, ay ang kawalan ng trabaho ng maraming tao na nakakaapekto sa pagsulong at pag-unlad ng kanilang bansang kinabibilangan. Malaking hamon din sa ating ngayon ang edukasyon o literasiya. Sinusukat ito sa literacy rate o bagdan ng tao na marunong bumasa at sumulat. Panghuli ay ang tinatawag na migrasyon o pangdarayuhan. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng lugar o tahanan. Alam niyo ba na isa ang Pilipinas sa may pinakamalaking bilang ng mamamayan na nangingibang bansa dahil sa iba't ibang talento at abilidad na mayroon ng ating mga kababayan? Sa kabuuan, ang bawat komposisyon ng populasyon ay mahalaga para sa buhay at kabuuang kaunlaran ng isang bansa. Paano makakatulong ang populasyon sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng isang bansa? Malaki ang naitutulong ng yamang tao sa pagunlad ng kabuhayan ng isang bansa. Dahil sa taglay nitong angking talino, lakas, abilidad, at talent o talento na maaring maging daan sa pagunlad ng isang bansa. Ngayon naman, tayo ay darako sa mga katanungan na aking inihanda. Anong bansa sa Asya ang may pinakamalaking populasyon? A. China, B. Taiwan, C. Pilipinas, o D. Vietnam? Ito ay tumutukoy sa inaasahang haba ng buhay ng tao. A. Literacy rate, B. Life expectancy, C. Migrasyon, or D. Unemployment rate? Ito ang tawag sa pagdarayuan o paglipat ng lugar o tirahan. A. Literacy rate, B. Life expectancy, C. Migrasyon, o D. Unemployment rate.
Migrasyon. Tama. Ito ang kabuang kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. A. GDP. B. GDP per capita. C. Population growth rate. Or D. Migrasyon. Mahusay! A. GDP. Ito ang dahagdan ng taong marunong bumasa at sumulat. A. Migrasyon. B. GDP per capita. C. Population growth rate. O D. Literacy rate. Mahusay! Letter D. Literacy rate. At para sa karagdagang gawain, sagutan ng mga katanungan sa gawain bilang isa, small talk, at gawain bilang dalawa, pagsusuri ng teksto at talahanayan. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig at pakikisa. Paalam!